Binabati po namin ang lahat ng mga nanonood sa mga oras na ito. Ito po ang palatuntunang nasusulat. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican. Nag-aanyaya sa inyo sa loob ng kalahating oras inyo po kaming samahan sa pagtalakay sa mahalagang paksa. Kasama po natin sa palatuntunang ito ang isang kilalang evangelist sa larangan ng radyo at ngayon ay inyong mapapanood na sa inyong mga television. Ang kanya pangalan ay si Brother Domingo Filomeno. Kilala po siya sa tawag na Kamenong. Kamenong, kumusta po kayo? Mabuti po naman at salamat din sa mga manonood natin na binabati ko sila ng isang maligayang panonood. Ito po ay palatuntunan na magpapatuloy sa pagtuklas sa kung ano ang nasusulat. Bago po yon, tayo po muna ay mananalangin. Dakilang Diyos, sa oras nito, ang inyong Santong Espiritu po nawa ang gumabay sa amin. Patnubayan po kami sa pagbabahagi ng katotohanan ito sa mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nais ko pong buksan bilang pagpapasimula ang isang talata dito po sa aklat ng Deuteronomio. Ito po ay sa kapitulo 5 at ang talata po nito ay 3. Nais ko pong basahin sa inyo sa Tagalog ang Biblia. Hindi pinagtibay ng Panginoon ang tipang ito sa ating mga magulang, kundi sa atin ngang nangariritong lahat na buhay sa araw na ito. Kamenong, base sa atin pong nabasa sa talata, ay binabanggit ho dito yung pakikipagtipan ng Diyos. Sa unang pagbasa, kung hindi po natin pag-aaralan, ay para bagang nakalagay dito na ang Diyos ay nakipagtipan lamang sa mga taong buhay sa araw na yon. Na yung ibig sabihin, para bagang hindi tayo kasama o ang alinmang bansa sa buong sanlibutan. Ano ho ba ang ibig sabihin ng talatang ito? Kung hindi natin aalamin mabuti. Opo. Parang sinasabi sa atin na walang ibang pinakipagtipanan ng Diyos kundi sa kanila lamang. Ayun po. Silang mga nakatayong buhay sa araw na yon. Yan. Ngunit hindi po ganoon ang ibig sabihin noon. Sapagkat ang ating Panginoon Diyos ay nakipagtipang mauna sa kanilang mga magulang na si Abraham. Ayun. Si Isaac, nakipagtipan din ang Diyos. Bakit sinasabi na sa kanila lamang buhay sa araw na iyon? Dahil kasi, iba ang pakikipagtipang ginawa ng Diyos sa Israel. Apo. At iba ang pakikipagtipang ginawa ng Diyos kay Abraham. Mm-hmm. Sa Israel ay maraming tao sila. Iyon. Kay Abraham, siya lamang. Apo. Kaya may pagkakaiba ang dalawang tipanang ito. Na mababasa naman natin bilang patunay na hindi lamang sa kanila nakipagtipan ang ating Panginoon Diyos. Mm-hmm. Basahin natin ngayon ang kapitulo 29 ng Deuteronomio, talatang 13 hanggang talatang 15. Ganito po ang nakalagay sa talatang 13, tuloy po natin hanggang 15. Upang kanyang itatag ka sa araw na ito na isang bayan at upang siya'y maging iyong Diyos, na gaya ng kanyang sinalita sa iyo at gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At hindi lamang sa inyo ginawa ko ang tipang ito at ang sumpang ito, kundi doon sa nakatayo ritong kasama natin sa araw na ito, sa harap ng ating Panginoong Diyos, gayon din sa hindi natin kasama sa araw na ito. Nakita natin ang sinasabi ng talata. Opo. Na hindi lamang sa kanilang buhay sa araw na iyon. Po. Yung mga nakatayo at pati yung hindi nakatayong kasama nila sa araw na iyon ay pinakipagtipanan din ng Diyos. Ayo. Yun ang pagkakaiba naman. Mababasa naman natin ang pagkakaibang ginawa ng Diyos sa pakikipagtipan sa Israel. Mababasa naman natin ang paraan ng pakikipagtipan ng Diyos na ginawa sa bayang Israel na mababasa
doon sa Kapitulo 19 ng Isudo, talatang 5 hanggang talatang 8. Ito po ang nakalagay sa talata 5, tuloy-tuloy po natin hanggang 8. Kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. At kayo'y magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ni Israel. At dumating si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. Talatang 8. At ang buong bayan ay sumagot na nagkakaisa at nagsabi, "Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin." At ipinagbigay alam ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Yun ang pagkakaiba ng pagkakatipan. Maliwanag po. Na ibinigay ng ating Panginoon sa mga sa bayan ng Israel. Ayan. Na iniintay muna na ang tao ay sasagot. Mm-hmm. Na ang wika ng mga tao, ang lahat ng sinalita ng ating Panginoon ay aming gagawin. Ayan. Tinanong ni Moises ang buong bayan at mm-hmm. nagkaisang sila'y sumagot na ang lahat ng salita ng Panginoon ay aming gagawin. Ano naman ang pagkakaiba sa bilang noong sa panahon naman ni Abraham? Mm-hmm. Basahin naman natin ngayon ang tipanan na ginawa ng Diyos kay Abraham na mababasa sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 105, mm-hmm. ang talata ay 8 hanggang talatang 12. Ayan. And ito po ang nakalagay. Simulan natin, talatang 8. Kanyang inaalaala ang kanyang tipan magpakailanman. Mm-hmm. Ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibayaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. Na sinasabi, sa iyo'y ibibigay ko ang lupain ng Kanaan, ang kalaparan na iyong mana, nang sila'y kaunti lamang tao sa bilang, o totoong kaunti at nangakipamayan doon. Nakita natin na sinasabi ng talata, nung nakipagtipan ng Diyos kay Abraham, kakaunti pa sila sa bilang. Mm-hmm. Marahil si Abraham lamang ang kinausap ng ating Panginoon. Opo. Na mababasa naman natin sa Kapitulo 15 ng Heneses, talatang 18. Ayan. Ganito naman po ang nakalagay sa talata, 15, talatang 18. Nang araw na iyon, ang Panginoon ay nakipagtipan kay Abraham na nagsabi, sa iyong binhi, ibinigay ko ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ilog Euphrates. Yun, sa makatwid, ganun kinakausap ng Panginoon si Abraham nung siya makipagtipan kay Abraham. Apo. At masusundan pa natin ang isa pang talata ng Kapitulo 17 ng Heneses. Ang talata ay 7. Para malubos na natin makita kung paano nakipag-usap ang Panginoon Diyos kay Abraham sa panahon ng ang Diyos ay nakikipagtipan yan sa kanya. 17, talatang 7. Ganito po ang nakalagay. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila na tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Nakita natin na kung paanong nakipagtipan ng Diyos, may pagkakaiba doon sa bayan ng Israel. Yun. Kaya sinasabi ng ating talata, yung binasa ninyo kanina, apo, sa Kapitulo 5 ng Deuteronomio, ang talata ay 3, mm-hmm. hindi pinagtibay ang tipang ito sa inyong mga magulang, uh-huh. kundi sa ating nariritong buhay sa araw na ito. Apo. Ang dahilan nun, yun ang pagkakaiba ng paraan Yun. ng pakikipagtipan ng Diyos sa Israel, at ang pakikipagtipan ng Diyos
sa kay Abraham. Ayun. Ngayon, patunayan natin na pagkatapos ng tipanan yan, makaraan ng maraming mga araw, nakipagtipan pa ang mga hari. Opo. Sa panahon ng mga hari. Na mababasa naman natin ito sa ikalawang hari, Kapitulo 23, talatang 1 hanggang talatang 3 ang babasahin natin. Ayan. 23:1 hanggang talatang 3. Ikalawang hari po yan. At ang hari ay nagsugo at pinisan nila sa kanya ang lahat na matanda sa Huda at sa Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon. At ang lahat na lalaki ng Huda at ang lahat na taga-Jerusalem na kasama niya. At ang mga saserdote at ang mga propeta at ang buong bayan maliliit at gayon din ang malaki. At kaniyang binasa sa kanilang mga pakinig ang lahat ng salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. Sa talatang 3, at ang hari ay tumayo sa tabi ng haligi at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanyang mga utos at ang kanyang mga patutuo at ang kanyang mga palatuntunan ng buong puso at ng buong kaluluwa upang tuparin ang mga salita ng tipang ito na nasusulat sa aklat na ito at ang buong bayan ay nananayo sa tipan. Yun, nakikita natin sang-ayon sa talata, makaraan pa ang mga ilang daan taon, nasa 800 taon ang pag-iitan. Buhat nung makipagtipan ng Diyos sa mga anak ni Israel. Yan. Doon sa Sinai. Makaraan ang 800 taon, higit kumulang, ang mga hari sa kanilang panahon, nakabasa nung aklat ng tipan. Ayun. Na pinakipagtipanan ng mga anak ni Israel at ng Diyos, nabasa nila doon sa silid na taguan ng mga aklat nila. Mm-hmm. Nakipagtipan ng hari. Sa makatwid, libre na talaga ang sinumang taong gusto makipagtipan sa Diyos ay tinatanggap ng ating Panginoon Diyos. Ayun. Katunayan yan, makaraan pa uli ang ilang daang taon dumating sa panahon ni Jeremias. Ayan. Si Jeremias naman ngayon ay siyang huling panahon ng pagsira to sa tipanan na kung tawagin matandang tipan. Yeah. Na mababasa naman natin ito sa aklat ni Propeta Jeremias sa Kapitulo 11, babasahin natin ang talatang 3 at pagkatapos babasahin natin ang talatang 10. Basahin po muna natin yung 3. 3. At iyong sabihin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sumpain ang taong hindi nakikinig ng mga salita ng tipang ito. Sa talatang 10, ganito ang nakalagay. Sila'y nanganumbalik sa mga kasamaan ng kanilang mga kanununuan na nagsitangging duminig ng aking mga salita at sila'y nagsisunod sa ibang mga Diyos upang paglingkuran. Sinira ng sambahayan ni Israel at ng sambahayan ni Huda ang aking tipan na aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang. Ayun. Di maliwanag yung sinasabi ng talata doon sa talatang 3 hanggang talatang 10 na sa panahon ni Jeremias, doon nagkaroon ng pagkasira ng tipan. Ayun. Yung sinirang tipan, mga tipan na tinatawag nilang pinakipagtipan ng Diyos sa kanilang mga magulang. Mm-hmm. Ayong ibig sabihin nun, yung mga unang Israelita Opo. Na nakipagtipan sa Diyos doon sa bundok ng Sinai. Mm-hmm. Sa makatwid, sa panahon, hanggang sa panahon ni Jeremias, ay doon nasira ang tipanan. Yun. Kaya doon din sa panahon ni Jeremias, lumabas ngayon yung salita ni Jeremias na gagawa ng bagong tipan. Mm-hmm. Kung mababasa natin ang 31, Kapitulo 31 ng Jeremias, ang talata'y 31 hanggang talatang 33. Ganito yung nakalagay. Narito ang araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Hindi ayon sa ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto na ang aking tipan ay kanilang sinira. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon,
kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Tinyo, ang kagandahan ng sinasalita ni Propeta Jeremias, sapagkat pagkatapos na masira ang tipan sa panahon nila ni Propeta Jeremias, opo, doon pa rin sa panahon ni Propeta Jeremias, ginawa ang pagbuo ng bagong tipan. Ayun, marami kasi kami, no, ang nagsasabi na yung bagong tipan ay doon na sa bagong tipan. Gayong dito pala sa lumang tipan, may bagong may tipan na. May bagong tipan na. Ayun. Binuo na doon. Maliwanag. Sa bagong tipan. Opo. At ngayon, nagkaroon ng katuparan nito na mababasa naman natin sa panahon na ng mga Kristiyano. Yan. Sapagkat ang sumulat nito ay isang Kristiyano. Opo. Si Apostol Pablo. Ayan. Ang sumulat nito na mababasa naman natin sa Kapitulo 8, ang talata'y Jis ng Hebreo. Ganito po ang nakalagay sa talata. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito at ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Hindi, pareho din. Opo. Halos. Opo. Sa tipa na nung una, magiging Diyos ang Israel, ang magiging Diyos ang Diyos ng yan, taga-Israel. At dito sa talatang binasa natin kami, nung kasama na hindi lang yung Israel. Hindi bagaman na binanggit ang Israel, binanggit ito ng alagad sa panahon na ng mga Kristiyano. Oo. At opo, ang sino mang gustong sumunod doon sa palatuntunan yun ang sinabi ng Diyos. Opo. Sa Kapitulo 8 at binasa natin ng talatang Jis. Opo. Ay po pwedeng makikipagtipan. Sa makaduwid, hindi ho tama na sabihin at magbigay tayo ng conclusion na ang pakikipagtipan ay tanging sa Israel lamang at doon lamang sa mga taong buhay sa araw na yon. At marami tayong nabasang talata na mayroon palang iba-ibang paraan o pakikipagtipan ang Diyos sa iba-ibang tao. Sa iba-ibang tao, opo, tama. Kasama tayo ngayon. Kaya dumating sa panahon natin, nakasali na tayo ngayon. Ayun, dyan. Ayun, maliwanag po yan. Sapagkat binabanggit sa atin, ay gagawa siya ng isang bagong pakikipagtipan sa sambahayan ni Israel. Pero papansinin natin, na ang binabanggit yan, sa sambahayan pa rin ni Israel. Ayun, kung ibig sabihin, kami, no, kung ito ang gagamitin ng ilang mga nag-aaral bilang patunay na hindi nga tayo kasama, kung papansinin, maging sa aklat ng Hebreo, ang pakikipagtipan pa rin ng Diyos sa Israel pa rin. Sa Israel pa rin. At ibig sabihin po ay, ayon na rin sa diwa ng talata, hindi naman na bago yung laman ng tipan, kundi yung pinagsulatan. Yung pa rin. Opo. Yung pa rin, ang pinagsulatan lang. Opo. Ang pinagsulatan lang ay nabago. Sapagkat, pero ang laman ng tipan, ng iyon, tipan ay pareho din. Tama po. Ang ibig sabihin po ay para hindi na ito malabag kami nung sa isip at sa puso na. Tama. Sapagkat ayaw na ng Diyos na ito ay maulit ang paglapastangan sa mga utos na ito. Kaya maganda yun sa bagong tipan. Opo. Ang kagandahan sa bagong tipan, sapagkat ilalagay ang wika sa pag-iisip ng makikipagtipan. Opo. At sa kanyang puso, isusulat ang mga ito. At doon nababanggitin ang mga ating Panginoon, doon sa pumasok sa tipanan, ikaw, kayo'y magiging aking bayan, at ako naman'y magiging inyong Diyos. Ayun. Sa mga katid, meron talagang sinabi ang Panginoon kung sino ang magiging Diyos. Opo. Nung nakipagtipan sa kanya ng panibago. At alam naman natin na kami nung na hindi lang ang Diyos ay hindi lang Diyos ng Israel kundi Diyos ng lahat ng tao. Oo. Kaya ibig sabihin yung salitang upang sapagkat ako'y magiging inyong Diyos, ito ay applicable sa lahat ng tao sapagkat Diyos siya ng lahat ng hindi lang isang lahi. Oo, sapagkat siya rin ang may gawa ng langit at lupa. At isang mahalagang nabanggit natin dito at naibigay natin mga talata sa ating mga taga-subaybay, napatunayan natin kami nung na hindi lang nagtatangi ang Diyos ng isang tanging bayan na kung saan doon siya nakipagtipan. Kundi nakita din po natin dito na maging bago pa yung Israel, ay mayroon din siyang pinakipagtipan ng tao at wala nang iba kundi meron si na Abraham. Okay. At ngayon naman, pagkatapos naman ng mga Israel at ni Abraham, pati sa mga Kristiyano, ay lakip tayo sa tipanan na ginawa ng Diyos. Yun. Kasama na tayo doon.
Yun ang napakaganda. Yun ang kagandahan. At ito ang dahilan kung bakit nais po namin na ay pagpatuloy ang palatuntunang ito, mga kapatid at mga kaibigan, naming mga taga-subaybay, na dapat po ang ating pinangahawakang aral ay kung ano ang nasusulat sa banal na kasulatan. Meron pa po kayong idadagdag para sa ating mga taga-subaybay? Ganito po ang masasabi natin. Dahil sinabi ng ating Panginoon sa mga tao, kung halimbawa sa panahon natin ngayon, tayong nabubuhay ngayon sa panahong ito, yan, mananampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Tama po. Pero tatandaan natin, merong babala ang ating Panginoon Jesucristo. Uh-huh. Na mababasa doon sa Kapitulo 7, ang talata 21 ng Mateo. Opo, maganda pong basahin natin yung talata. Pakibasa natin yung 7:21 ng Mateo. Yan. Ganito po ang nakalagay sa talatang ito. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ay, doon siya makatid, merong sinasabi na kasiguruhan ng mga mananampalatay kay Kristo. Opo. Hindi lahat papasok sa langit. Yung tumatawag lamang ng Panginoon, Panginoon, kundi ang gumaganap ng kalooban ng kanyang Ama na nasa langit. Para mabigyan natin ng kahustuhan, yung mga salitang yon, maaaring itanong ng maraming nakikinig, opo, ano ba yung kalooban ng aking Ama, ng kanyang Ama? Yan ang dapat maaaring nila. Maliligaw pa rin ang mga tao kung hindi nila alam buhat sa nasusulat na salita. Nababasa naman natin ito doon sa mga awit sa Kapitulo 40, ang talata'y 8. Ito ang nakalagay sa talata. Aking kinaluluguran sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. O ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Sa mga katid, maliwanag. Opo. Na dinerecho ng ating Panginoong Hesukristo, mm-hmm, kung sino, kung ano ang dapat gagawin ng mga taong nakipagtipan na, opo, sa Kanya kahit sa bagong pakikipagtipan. At maliwanag na binanggit ng talata kung ano yung kalooban ng Diyos. Kung ano yung kalooban ng ang Diyos. Ang sabi ni Haring David, kinaluluguran niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Ano yun? Ang iyong kautusan, ang sabi ni Haring David, nasa loob ng aking puso. Kaya tama lang na talagang isinulat ng Panginoon sa mga masunurin, hindi na lundo sa tapyas ng bato, kundi nasa isip, nasa puso. Nasa at puso. Katulad ni Haring David, isa siya sa tumupad ng titanan. Yun ang kagandahan, opo, na masasabi natin. Salamat sa Panginoon dahil tuwirang nagsasalta ang ating Panginoon Jesucristo kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Kaya mali pong sabihin natin, mga taga-subaybay, na ang Diyos ay tanging sa Israel lamang nakipagtipan. Gayong sa ibang talata pala, may mga nakasulat, amenong, na hindi lang sa kanila nakipagtipan ang Diyos, kundi sa lahat ng tao. Mula sa mga taong nabubuhay bago ang Israel at mga taong nabubuhay pagkatapos ng literal na Israel at tayo po'y lakip sa tipanan yan. Napakagandang pag-asa na ibinigay ng Diyos para sa atin na kahit tayo mga Pilipino, kasama po tayo sa lahi ng mga Hintil at dapat po nating ipagpasalamat sa Diyos sapagkat tayo man ay binigyan ng karapatan na makitipan at makipagtipan sa Diyos at makatanggap ng mga pangako ng Diyos. Mais, pwede ho ba kayo magbigay ng ilang mga pang mga pahayag? Ang masasabi ko lamang sapagkat una, maaaring pansinin ang mga tao, uh-huh, na nakipagtipan ang Diyos sa Israel. Baka sabihin naman ng iba, mm-hmm, na sapagkat tayo naman yung mga Hintil, hindi naman tayo talagang katutubong Israel. Yun nga. Paano tayong napapasama ra ngayon doon? Ayan. Ganito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Nung tayo hiwalay pa kay Kristo, hindi tayo kabilang sa bansang Israel. Ayan. Pero nung tanggapin natin si Kristo, mapababilang tayo sa Israel. Yeah, na mababasa naman natin doon sa Epeso Kapitulo 2, talatang 11 at saka talatang 12. Yan, ito po. At babasahin ko kami noong. Opo, no? Basahin kaya ko. Kaya nga, alalahanin ninyo na kayo noong una, mga Hintil sa laman, tinatawag na di pagtutuli, niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Sa talatang 12, na kayo nang panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa
tungkol sa tipan ng pangako na walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. Datapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Ngayon, nung mailapit na tayo sa dugo ni Kristo at tumanggap na tayo ng pananampalataya, ang tawag na ngayon sa atin, hindi na tayo taga-ibang lupa. Pababaya na tayo ng mga banal. Sang-ayon doon sa Epeso, Kapitulo 2, talatang 19, pakibasa mo at para mapakinggan ang ating mga tagapakinig. 2:19. Iyon. Dito rin sa talatang ito. Oo, sa Epeso, 2:19. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa yun at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yun ang kagandahan noon. Dahil sa pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo, ibinibilang tayo ang kababayan ng mga banal at kasambahay ng ating Panginoong Diyos. Mali pa lang sabihin kami nung na yan ay sa Israel lang, sapagkat sa pamagitan pala ng dugo ng ating Panginoon, tayo ay ibinilang. Ibinibilang. Kaya mapanganib pagka sinasabing hindi naman tayo Israel. Tama po, sa dugo, sa ating itsura, hindi nga. Subalit, sa pamagitan ng ating pananampalataya, kay Kristo, iisang Diyos ang nagligtas sa atin. Iisang tagapagligtas ang nagbuhos ng dugo para sa atin. At dahil doon, tayo ay kababayan na ng mga banal. Kabilang na sa bayan ng Diyos. Opo, yan po ang kagandahan natin. Yan ang kagandahan. Kaya po, muli po naming gustong ipaabot sa inyo na sa mga bawat turo natin pinangahawakan, mga kapatid at mga kaibigan, ay napakahalaga ng lahat bago natin yakapin at bago natin tanggapin ay ibasis natin sa kung ano ang nasusulat. Amenong. Yan po. Yang ating pinangahawakan, yung nasusulat. Ayan po. Kaya po kami po ay nagpapasalamat. Hari nawa na ang palatuntunan ito ay naging daan upang lalo pa tayong magkaroon ng interest na pag-aralan ang kanyang salita. At hanggang sa muling pagtatanghal, samahan po ninyo kami sa muling pagtalakay ng isa pang paksa. At umaasa po tayo, mga kapatid at mga kaibigan, na ang ating pong pag-asa sa kaligtasan ay may kinalaman kung ano ang nasusulat. Ito po ang inyong kaibigan, Brother Johnson Amican, si Kamenong. Hanggang sa pagbabalik ng palatuntunan ito.